po sa ating lahat mga kalingap sa mampagpalang araw na muli. Ngayong araw, mayroon tayong pagchichikahan. So, chika lang muna tayo. Yung mga marites dyan, tara. Magchika-chika muna tayo ngayon. Good vibes lang mga kalingap. So, ang video na ito ay nagmula po kay Tor Amador Official. Supportahan po natin mga kalingap. At syempre, huwag natin kakalimutan Balsatus Matubang, Kalinga Frab at Edna Vlog. Supportahan po natin. At sa lahat ng mga kasama ko po sa The Good Samaritan Reactors and sponsor, supportahan din po natin. Ito po yung aming, yung mga kasama ko. Huwag niyo pong kakalimutan na bisitahin yung kanil-kanilang mga channel. At syempre, mga kalingap, huwag niyo kakalimutan yung aking YouTube channel. Supportahan din po ninyo at maraming salamat po sa palagi niyong panonood sa aking mga reaction video. So ngayon, simulan na po natin. Ate Jennifer na lang natin siya pinaanuan ng pera. Ano man din, ganun din. Kasi ganun din po eh. Pag may pera po siya, din niya po ginagastos. Ayaw niyang gagastusin. So, yung mga ano po natin, yung mga sponsor po natin, sila po yung kay Ate Jennifer po na ano, para bigay. Bali po yung ibang sponsor po natin, ang ginagawa po natin is ano, pagkain na lang, ganyan, prutas. Tsaka ano naman po, dito din po yun magagamit kila Mama Nits. Kasi mahirap pag si Mama Nits may hawak. Hindi po niya ginagastos, ayaw niya. Yung binigay mo din sa akin na tutas, ano nila ko lumagamit sa sina. At ano ba, pabalik-balik niya sa tindahan. Oo, oh, sibuyas bawang, ganyan. Ano nga na lang, hindi na ma less layas pa. So ang sabi nga dyan ni Kalingap Grace is yung pera na ibinibigay ng mga sponsor ay sa ngayon ay kay Ate Jennifer na nila binibigay o pinapahawakan. Kasi eto pong si Lola Nitz is kapag binigyan ng pera is pahirapan, halimbawa may gustong bilhin, ay mahirap siyang magbitaw ng pera. Kumbaga napakahigpit niya sa pera, no? So kung kailangan may bilhin, hindi agad makahingi si Ate Jennifer dahil ayaw magbitaw ni Lola. So napakaganda na yung ginawa ni Grace na yung pera is si Ate Jennifer na lang yung hahawak dun sa kanilang pangangailangan. Okay lang nabigyan si Lola Nitz yung konti lang para meron naman siya, para hindi naman siya magselos, no? Para kahit papano meron siyang naiitago. So yung pangangailangan nila araw-araw ay si Ate Jennifer na po yung humahawak para siyempre, kapag may bibilhin ka, eh itong ating Lola is, ano siya, yung mahigpit siya sa pera. Baka mamaya yung pagbili-bili nila, yung sabi nga ni Ate Jennifer is, kung may bibilhin ka na isang halimbawa, yung mga pangangailangan, mas maganda talaga na bumili ka na sa palengke para hindi ka na pabalik-balik sa tindahan, no? Para yung gagamitin nyo is nandyan na. Mas maganda yung gano'n na gawin ni Ate Jennifer. Mamili siya ng halimbawa kung ano yung mga pangunahing pangangailangan sa kusina. Yun ang gawin niya para mas makatipid siya. Kasi mas matipid po yun eh. So ito, tuloy po natin. Binabalikan. Awan ko, binayada na ba yun? Ay, yung inutang natin nila. Ha? Sige, kwento mo. Kwento lang. Tinapat pa. Ay, hindi. Sige, okay lang. Para alam nila. Ano pa rin yung ganito? Ang gusto sana ng Tia. At nandito, ano sino? Oo. Oh. Ang vlog. Oo. Nag-arano pa ngayon yung gustahan. Oo. Kaya gusto din sana ng Tia ko. Pagbalik niya ng pera. Saka, ano din siya para makita ang nagbayan. Oo. Oh, kaya sana. Kaya lang. Ano? Parang malapit ang loob ni Mama doon sa BT na yung point kayo. Siya nga, naan talaga siya doon kay BT. Ako na. Parang nag-selos ka. Selos ka. Maano nga, kasi naalala ko ka, nakipaghamunan siya eh. Yung Betty, sabi niya. Mahalan niya po niya ni Mami, nanay ni Galo. Bibigyan niya po niya tamo. Okay, nagpustahan sila. Nagpustahan. Nagnaan ba yung sa vlog? Nagpustahan sila. Hindi naman. So, yun ang nakalinga po. Sini pa po bayad? Wala pa lang po bayad.
Pagsaselos si Ate Jennifer. Pagsaselos si Ate Jennifer. So, yan po ang mga kalingap. Nagsiselos po si Ate Jennifer for one reason. Kasi po, kay Ate Betty. Ano? Ba? Oo. Yan ang gagawin ko sa dad, sabi ko kay mama. Hindi, dahil baga nun na niyang nano. Pera. Hindi, baga siyempre ako anak, baga ako sabihin, ako na yung magbilang. Ay, hindi. Tinamon niya yun sa... Talagyan. Pagkakit, hindi pinabilang. Sa tinignan mo? Eh, nagtingin man ako kaya lang nagsalita talaga ako. Say ko dyan, eh say ko yan ka po ang sarala. Talagang sinabi ako, yan ka ko ang sarala dyan sa ganyan ay na andito pa ko kung anak pati hindi sa akin ang pinabilang. Pagdating mo ka ko, ate, hindi sa iyo pinabilang. Ano ang loob niya dun? So, narinig natin mga kalingap yung sinasabi ni Ate Jennifer na di ba nangutang si Mila ng pera, si Ate Mila ng pera kay Lola Nitz. Hanggang ngayon is hindi pa nabayaran. At ang gusto yata mangyari is kapag nagbayad is ibablog din, ibibidyohan din na katunayan na binayaran. Pero hanggang ngayon daw is hindi pa nabayaran. O di ba? Sabi nga niya is baka hindi nabayaran. O, sana naman bayaran kasi inutang niya yun, di ba? So, itong si Ate Jennifer is nagsiselo siya kay Betty kasi nga po, di ba, nagpunta sila ng diet, is siya pa raw yung pinagbilang ng pera ni Lola Nitz kung magkano yung naibigay kay Lola Nitz nung nagpunta sa birthday ni Kuya Bal. So, itong si Ate Jennifer is nagsiselo siya dahil siya nga naman yung anak, eh bakit iba yung pinagkakatiwalaan ni Lola Nitz, di ba? So, nagtataka siya bakit daw malapit yung loob ni Lola Nitz kay Betty. At saka 'di ba kung matatandaan yung mga kalingap, etong si Betty is laging bukang bibig ni Lola. Kapag may sinasabi siya laging Betty, Betty. Kung mapapansin niyo sa mga video, lagi 'yun binabanggit niya, 'di ba? So nagtataka siya bakit daw malapit yung loob ni Lola Nitz kay Betty. So hindi rin natin alam kung bakit. So sana naman is si Lola Nitz is mas malapit siya dun sa kanyang anak dahil anak niya ito, dahil sabi nga ni Grace, sila Ate Mila at si Betty noon nung kita ni Lola Nitz, mga kalingap, nung hindi pa nakikita ni Kuya Bal, wala namang ibang tumutulong sa kanya eh. Solo lang siya dun sa bundok, di ba? Tapos nung lumipat na siya dyan, is hindi naman siya inaalagaan nila Betty o ni Ate Mila, di ba? Kung makikita nyo naman, wala naman, hindi naman sila nag-alaga dyan. Nung pumunta lang is, nung, di ba, nung may bahay na si Lola Nitz, saka lang sila nagpakita, di ba? So, kung matatandaan nyo na ganon yung sitwasyon, di ba? So, kaya nga nagsiselo si Ate Jennifer kasi mas malapit yung loob ni Lola kay Betty. So, hindi rin daw alam ni Ate Jennifer bakit ganon. So, ito lang yung masasabi ko na siguro nung mga panahon na bumibisita kasi lagi niya binabanggit si Betty. Dati siguro pumupunta dyan noon. Pero hindi lang matsyempuhan kapag halimbawa may nagpunta dyan, hindi nila natsyempuhan kasi dati laging binabanggit ni Lola Nitz na sa gabi dyan natutulog. Diba? Noon, kung matatandaan nyo. So, kaya ganun siguro na malapit si Lola Nitz kay Betty. Kaya si Ate Jennifer is nagsiselos na. Sabi niya, ay haya mo na niya, pamangkin. Bibilangin lang naman niya natin eh. Na kaya yung mama mo man niya yan. Masyadong siya dun. Masyadong malapit siya dun. Binabilangan niya. So, yun mga kalina. Talaga nakapagsalita ako. Oo, nagselos talaga si Ate Jennifer. Salaka ako yung gawa niyo yan. Oo. Pero ano ang nasabihan mo din sila kasi ikaw naman na yung anak. Tsaka nung wala ka naman dito, din naman talaga nila yung nasikaso. May karapatan kang mag-ano sa kanila. So, yun lang. Maganda talaga. Huwag ka na umalis dito. Nice decision. Right decision, di ba mga kalina? So, yun lang naman. Gusto lang ba natin
ipabatid sa inyo yung mga nangyayari kasi di ba? Kaysa magkakahaka kayo, kasi hindi ko din alam yung isasagot ko kung naibayadan o hindi. So ito, nililinaw natin, hindi pa. Pero pwede natin na may balak pa naman. So, parang wala na dami. Tsaka ito yung nililinaw natin, hindi pa bayad. Tapos, medyo nagsiselos na si Mama ni Ate Jennifer, kasi iba yung closeness ni Lola Nits kay Ate Betty. Hindi niya alam kung bakit. Kasi kagaya nga daw nung nakarang galing sila sa daib, hindi pinagalaw kay Ate Jennifer yung pera. Oo, tinago niya, tapos pagdating ni Ate Betty, sila ang nagbilang kung magkano yung pera. So nakapagsalita din siya noon na saralaan niya. Sabi lang naman, sabi ni Ate Jennifer. So yan, hindi naman po yung etos, mga kaganapan totoong nangyari yan dito mga kalingap. Pwede din pagkain at... So yan mga kalingap, hindi po yan chika lang, totoo pong nangyari. At chineshare lang po ni Ate Jennifer at ni Grace para alam natin, para hindi na tayo magtatanong mga kalingap at tayo ay nagbibigay lang po ng reaction. So huwag natin masamain mga kalingap dahil ito ay reaction lang po at totoo naman po na ganun yung sitwasyon. So intindihin po natin at ayan, lagi po natin subaybayan si Lola Nits dahil siya yung lagi nagpapasaya sa atin, di ba? So hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po at hanggang sa muli, keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye bye. Kalina dance, 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 dance.